Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang napakasaya pong usapan sa social media. Ito po'y pinag-uusapan po sa Twitter, sa Instagram, pati na rin po sa Facebook. Kung saan, sino nga ba ang nagbigay ng idea ng new business venture dito po kay Alden Richards at saka po kay Daddy Bay? Wala po silang ibang itinuturo, kundi ito pong si Tatay Dab. Kasi alam naman natin na ang business venture na ito, nung line of business na ito, ay katulad na katulad po ng business nitong si Tatay Dab doon po sa Bulacan. Diba? Kaya nga ang daming nagsasabi na pagdating sa mga tinatawag natin ditong mga businesses na meron si Maine Mendoza at saka si Alden Richards, palaging nagtutugma. Diba? Kaya nga yung mga nagsasabi na nagkataon lang yan, my goodness people, ilang taon na nagkakataon at nagkakataon pa rin para sa kanila. Diba? Mamaya pag-usapan po natin yan. At syempre, pag-uusapan din po natin ang ginawa na naman pong pa-interview, no? Nitong nanay ni Panot dito po kay Corina Sanchez. Okay? Yan po yung kanyang panibagong pa-interview. Ito po'y dahil, wala kaming ibang nakikitang dahilan dahil po sa nakaraang linggo lang po na ito. No, nakaraang linggong ito, for the past few days, alam naman po natin na dalawang beses po, uulitin ko lang, dalawang beses po ipinagtanggol ni Maine Mendoza ang isang Alden Richards. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kina Maine at kay Alden, pag-uusapan pa rin natin yan sa ating araw-araw. Bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Nanay Ritzy. Ang sabi po niya dito sa kanyang komento, 3 minutes ago, hahaha, naka-tempo rin ang Nanay Ritzy mo, Mr. Pinas. Lagi akong late eh. Hindi naman po, okay lang po yan. Batang hamog, wow! No, wow ka, pogi namang batang hamog dito eh. Soy, I doubt it, sir. Pabida-bida na naman ang mga AOSF ng mga Alden one-sided fans. Mema lang sa bawat issue. Ayaw na nga kasi ni bossing papuntahin ito sa Itbulaga, 'di ba? Isasama pa ba sa batang hamog? Ewan ko sa inyo. Yung si MJ Lastimosa, feeling ko ang laki ng HD kay Menggay. Pansin ko 'yan noon pa, 'di ba? Ang gurangis na wala pang boyfriend. Kunwari tinutukso kay Panotsky, 'di ba? In reality, siya ang may type, ano? T-Bird yata ang peg. Sa ibang segment ng Bawal Judgmental, akbay-akbay, parang gusto pang yakapin si Maine, ano? Bigla siyang tinalikuran eh. 'Di ba? O nga, naalala ko ngayon yung video na 'yon na bigla siyang tinalikuran ni Maine Mendoza, 'di ba? Pinupog siya ng mga basher. After 3 days, babu siya sa Itbulaga. Buti nga, 'di ba? May book ako ni Menggay. Sa maniwala ka't hindi, 3 times ko nang na-meet ang Menggay in person pero di ko pa napapasign. Tuwing magtatama ang aming mga mata sa star na starstruck ako. Para kasing may magnet ang mga eyes ni Menggay kaya feeling ko unang eye to eye nila ni Alden ano. Starstruck ako kay Tisoy at I agree with you Miss Nay Ritzy. Sa totoo lang ano, may dahilan talaga kung bakit siya niligwak dito po sa Itbulaga. 'Di ba? Napakaluwag ng schedule ng isang MJ Lastimosa pero hindi na po siya pinabalik sa Itbulaga. 'Di ba? Niligwak talaga siya. At sana nga po pagka nagkita-kita po ulit kayo no ni Maine Mendoza eh sana po makapagpapirma na po kayo ng inyong libro. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Rosebel Villarreal. Sabi niya rito, magandang hapon na Pinas Showbiz News ngayon. Ano, salamat sa pag-update mo, Mr. Pinas. Sensya na, Mr. Pinas, naulang ulit ako nakapag-comment sa update mo. Medyo busy lang. Hay nako, Itbulaga. Siguruhin nyo lang na pababalikin nyo si Kuya Alden. Kung hindi, hindi na kami manonood sa inyo. Lalo lang, bababa ang ratings nyo. And the one more thing, bakit kailangan nyong bastusin si Maine?
wala namang ginagawa si Main para lang bastusin yun ng basta-basta, no? Kaya please lang, huwag nyo basta-basta bastusin, di ba? Ganun si Main. Dahil si Main, pinalaki siya ng maayos para lang bastusin nyo ng ganyan. Sana Mr. Pinas, mabasa mong comment ko. Salamat and God bless. God bless din po sa inyo. At ako po ay naniniwala, ano, na talagang walang ibang intensyon ng mga senior natin, ano? Yung mga senior na talagang sumusuporta kay Main at kay Alden, kundi protectionan siya. Ang pangit nga naman, ano, na makikita ay iikot sa social media na si Mengay ay akmang hahawak sa dibdib ni MJ Lastimosa. Diba? Anong iisipin ng mga tao pagdating kay Main Mendoza? So, alam naman natin, diba, pagdating sa mga ganyang bagay, kinakailangan idepensa natin si Main. Salamat po sa inyong komento. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Adelia Day. Ang sabi niya po rito, OMG, can't imagine Tisoy being a batang hamog. Paano gagawing gusgusin si Tisoy? At magpapakababa ba siya, no, para lang makabalik sa Itbulaga? Even Main was thinking, bakit tumagal pa siya dyan? Educated and civil si Meng para maisip niya iwasan si Bea. May naguutos siguro para maging masama si Main sa mata ng mga tao. And that's the, alam nyo yun, bad side of showbiz. Kapag hindi nila type yung mga tao na, alam mo yun, makakadaupang palad mo sa showbiz, eh lahat ng utos eh aabutin mo talaga. Diba? Ito ngang utos lang na paglayuin si Main at saka si Alden, eh napakarami ang nagtutulong-tulong, pero hindi po nila mapuksa-puksa ang sabihin na po natin, hindi natin mabilang ano, kung anong record na ang na-break ng buong Aldab Nation. Kasi kapag nawala ang Aldab Nation, mawawala na ang spark, no? Ang spark na tinatawag nila sa pagsuporta kay Main at kay Alden. Pero I doubt. Dahil, sabi ko nga sa inyo, ilagay nyo lang sa isang upuan, no? Kaya sa isang table, dalawang upuan, paupuin nyo si Main at saka si Alden. Napakaraming fans ang magkakagulo. Na tila, akala mo, eh, malalaglagan ng puso. Ganun po sila kalakas. Kahit ano pang pambabalahura ang gawin nila. Ngayon, pag-usapan natin itong si Tatay Dab. Siya po kasi yung tinuturo ng mga netizens. Ito po yung usapan sa social media, ha. I-share ko lang po sa inyo. Siya po yung tinuturo ng mga netizens, no? Kasi sabi ng tanong nila, paano kaya naisip ni Alden Richards ang new venture ng kanyang business? Ang new line of business nila kasama pa si Daddy Bay. Diba? Wala po silang ibang tinuturo kundi si Tatay Dab. Dahil alam naman po natin, matagal na talagang business ito nila Tatay Dab. At ngayon, si Alden Richards na ang gumagawa. Diba? Ang mga gasolinahan, pinaubaya sa mga kapatid ni Mengay. Diba? Ang McDonald's, mga kainan, ito pong real estate properties, no? Na talagang construction nga, yung build, parang build lang, ano? Parang ganun lang po, no? Ngayon po, si Alden Richards ang nag-handle. Diba? Kaya nga kung anong merong business si Main Mendoza, hindi mo talaga makikita na walang ganun si Alden Richards. At paulit-ulit na sinasabi ng mga kumag na nagkataon lang yan! Nagkataon lang na ganyan ang business ni Alden Richards. Madali lang naman matutunan yan. Ang tanong, saan nga ba kukuha ng ideya itong si Alden Richards para po makagawa ng ganong business? Diba? Saan nga ba kukuha ng ideya si Main Mendoza para magkaganon ng business? Abay, syempre, kundi sa kanilang mga magulang. Diba? Kahit na pagbalubaluktutin pa nila ang daan, babalik at babalik sa mga magulang ni Main, sa mga magulang ni Alden Richards. Talagang nagsusumikap yung dalawa eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit mawala sa showbiz si Main Mendoza at saka si Alden Richards, sa dami ng kanilang businesses, diba? Eh talagang hindi malulugi, mabubuhay at mabubuhay sila. Baka nga mas yumaman pa si Mina at saka si Alden dahil makakapag-focus sila sa kanilang mga businesses. Diba? At shoutout dun sa mga nagsasabi na nagkataon lang na parehas na parehas ang line of business ni Main Mendoza at saka ni Alden Richards. No? Ang sarap yung pagbababatukan. Imulat ang mga, alam nyo yun, imulat yung kaisipan ninyo. Hindi ho ito nagkataon lang. Talagang planado po ito noon pa man. Diba? Sumunod, pag-usapan po natin ang sentro ng ating mga updates. Ang sentro po ng ating mga updates ngayong araw ay ang panibagong interview nito pong si Ibyang, ano? Dito po sa Net25 kay Corina Sanchez. 'Di ba? Dahil wala na nga pong Abaya CBN eh. So napadpad po sila sa Net25. Kung saan, syempre, kailangan itaas ang rating, kailangan lumipad ang rating ng Net25. Kaya naman,
banggit ng banggit dito po kay Menggay. At syempre, para mapangatawanan ng kanilang sarsuela, banggit ng banggit kay Main at kay Panot. Diba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Bakit po kanyo kailangan nila ng panibagong interview na ganito? Dahil po, nung nakalipas na mga araw lang po, dalawang beses ipinagtanggol ni Main Mendoza ng live na live si Alden Richards sa Itbulaga. Diba? At dahil po doon, nabubuhay na naman ang loob ang mga Aldav fans at yun ang ayaw nila. Kailangan mamatay ulit ang sigla na mga puso na meron ang mga Aldav fans, which is hindi po nila magagawang patayin. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.